Ito ang nakakagulat. Official ngang pinaiimbestigahan ng ilan sa mga kilalang lawyers sa Pilipinas. Ang official viral audio clip na kalat na ngayon sa mundo ng social media matapos nga ang diyo muna'y balak na pandaraya ng ilan sa mga kalaban sa politika ng frontrunner at dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Hindi man pinangalanan ngunit diretsyang tinukoy ng ilang mga netizens na ito ay diyo muna'y pakay o pakanan ng kampo ng ilan sa mga oposisyon. Kabilang na ang deal ni supporters ni VP Lenny Robredo na balak dayain at mahumbinsi ng mahigit sa 24 million Filipino voters para sila ang manalo sa 2022 election. Maririnig din sa nasabing viral video na may tinatayang 42,000 na barangay ang kailangang kumbinsihin ng nasabing partido para si Lenny Robredo ang kanilang iboto. Tila double time nga raw dapat ang mangyari dahil sa ilang buwan na lamang raw ay magaganap na ang official election na mangyayari sa May 9, 2022. Kinatwira na ng maraming netizens na wala naman raw ibang tinutukoy sa nasabing video kundi ang magkalaban sa politika na sina former Senator Bongbong Marcos Jr. at Vice President Lenny Robredo. Ngunit tila mas magaling nga raw ang tadhana. Dahil sa pamamagitan ng nasabing audio clip ay diretsahang nabulgar ang isa sa mga hindi malilimutang under table na pwedeng mangyari sa upcoming 2022 election kung saan tila sa isang iglap maaaring bumaligtad ang lahat. Pakinggan at intindihing mabuti ang nasabing trending audio clip kung saan bulgara ng isiniwalat ng isang mapagkakatiwalaang source ang diyumuni binabalak na pandaraya sa former senator na si Bongbong Marcos Jr. na kumakandidato sa pagkapangulo sa May 9, 2022 election. Panoorin at pakinggan ang full video. Mga biyaya o meron man may pagkakaloob sa atin. Ngunit kayo lamang po ay tumahimik at huwag niyo munang sasabihin at dahil walang nakakaalam, kayo lamang po sa sektoral. At yun po ay kung sino po yung maaabutan, yun lamang po yun. Hindi ko lang po alam kung magkano at kung kailan. Hindi po ako ang may control sa bagay na yun. Kaya nga po, ulit ko na kung maaari lamang, ay gawin na po natin yung 20 to 30 na katao. Hello? Yes, sir. Apo. Yeah. Yung pong 20 to 30 na katao, ang ibig sabihin po, bawat barangay coordinator o bawat barangay administrator Apo. Ay magbubuo ng 20 to 30 na katao. Mm. Yun po yung tinatawag na core group. Core group. Kapag naka-30 na siyang tao na nabuo niya, yun ang core group ng barangay coordinator na nabuo niya. Yes po. Okay. So pag meron na po siyang 30, yung pong 30 yun ay pakikiusapan niya na magbuo rin ng 10 piraso o 10 tao ang bawat isa. So 30 yun, times 30, meron po tayong suma total na 300 na katao. For every barangay, meron po tayong 300 na katao. Sa 42 provinces, sa 42,000 barangays sa Luzon, Visayas, Mindanao, ay makakabuo na po tayo ng more or less 24 million na boto. At sa pamamagitan po noon ay maaari nating i-hold yung boto ni BBM. Yan po ay hindi dapat ikinakalat kung kanino sapagkat nanggaling po yan sa ating pamunuan. Kami po ang gumagawa ng strategic plan. Kung meron po silang mga strategies, meron din po tayo. Kami po yung gumagawa ng strategies at kami rin po yung gumagawa ng tactical. Dahil meron po tayong mga kalaban na magagaling sa bagay na yan, at tayo po'y mapalad at meron din tayong mga kakampi sa MPR na kilala sa larangan ng tactical at strategies. Sana po sundan lang natin yan sapagkat alam nyo naman tayo ay ginagaya palagi ang kalaban sa lahat ng programa na ibinababa natin. Marami na po silang ginaya. Yung pong sa barangay, wala pa sila dati. Ngayon, meron na sila. At yung hawig dun